So, what's up sa inyo mga Papi Brad? Yan! So, for today's vlog mga Paps is ikakabit natin tong Brembo lever sa tropa natin. So, binili to ni si Joel, yung tropa namin ni Kenny na naka-sniper 150 din mga Paps na second gen. So, binili niya ito kay Busto Topormado. So, shoutout kay Bossing kasi naka-discount kami. Yun na nga, dadaan muna kami doon kina Janjan mga Paps kasi kukunin din namin yung stock mugs na pinarepaint ng tropa ko. So mamaya makikita nyo rin kung ano yung itsura na ng motor niya. So po sabihin, napalitan na namin ng slim mugs yung dati pero hindi ko lang na-vlog mga Paps. So ngayon, ipa-vlog ko ngayon kung ano yung ito, ikakabit namin to mamaya mga Paps. Pero parang may conversion nata konti mga Paps kasi medyo may kalakihan ang lever nito. So mamaya makikita nyo rin. So syempre automatic doon na naman tayo ulit kina Uncle Dodong. Makikita-kita. Okay, so update ko na lang kayo pag andun na kami mga Papi Brad. So ayan na mga Papi Brad, nandito na kami kina Uncle Dodo ngayon, finally. And yun na nga, kinuha na rin namin yung mugs ni Joel. So ayan, bagong repaint lang kay Jan Paint Photo Vlog. So shoutout din sa tropa natin na si Jan Jan. So napakasulit ng pagka-repaint. So sa mga nagtatanong kung anong paint to mga Paps, neon or fluorescent green, yun yung pina-repaint ng tropa ko sa mugs na. So back to stock mugs muna siya mga Paps kasi alam nyo na dito sa Jensen, grabe yung sita sa mga slim tires and slim mugs, basta naka-modified mga Papi Brad. And yun na nga, bali ito yung ikinabit namin na mugs dati pero hindi ko na-vlog yun mga Paps kasi alam nyo naman, simple, napakadali lang naman ikabit yan, wala ding bago. Pero as of now i-vlog natin siyempre back to stock mugs and siyempre ikakabit din tong Brembo, itong Brembo lever sa Sniper 150 second gen mga Papi Brad, habang nag-prepare pa sila. So ito ang mayari nito, si Joel. Migo, si Naog ang mask, basig may makakilala sa. So kung meron nakakakilala sa tropa natin, so comment down below mga Papi Brad. Ngayon, meron na naman tayong tropa na matutulungan mga Paps para sa kanyang satisfaction, para sa kaligayahan. Nagsuggest kasi ako sa tropa ko na mas maganda na palitan itong lever mga Paps. And ang kinaganda nitong second gen is hindi na siya dikit, hiwalay na yung mga switches niya mga Paps. So napakadali ako. If ever na magpapalit man siya ng mga domino switch, napakadali na lang. Unlike na sa mga first gen, yung katulad sa akin mga Paps, kailangan mo pang i-cutting yun para malagyan mo ng mga yung mga domino switch yun. Pero ito, wala na. And then madali na lang. Siyempre ituturo din namin sa inyo kung paano ang pagtanggal nitong head fairings mga Paps para safety yung mga ngipin-ngipin niya sa gilid na iwas putol mga Papi Brad. So ayan, una mo nang ikakabit niya Uncle Dudong yung mga mugs mga Paps. So ililipat niya lang yung mga disc, yung stock disc, ililipat niya muna dito sa stock mugs para at least iwas sita mga Paps, para once na dumaan yung tropa natin sa mga HPG, sa mga checkpoint, so walang kaba kasi stock lahat eh. Unlike nito is modified daw, although pasok naman siya sa standard size mga Paps, 7090 and 8090 pasok naman siya, pero yun nga, modified pa rin. So wala tayong magagawa eh, yun yung policy nila, kailangan nating sundin, di ba? Pero para sa akin goods na to, mas paliliitin ko pa to mga Papi Brad. Sa akin lang to dapat 6090 7090 para goods, kung pwede 6080 7080 para mas lowered. Diba ko? Diba ko? So okay, diba? So mamaya ipapakita din namin mga Paps kung paano ang pagtanggal nito. Siyempre ang una nyong gagawin is ito yung tatanggalin nyo mga Paps. Once na natanggal nyo ito, ang gagamitin nyo lang is para mga flat screw. Once na natanggal to, merong isang bolt dyan. Once na nabaklas nyo rin yun, pag nakalas nyo yun, ito na mas madali lang itong tatanggalin mga Paps. So mamaya ipapakita ko rin sa inyo. So itong Brembo lever mga Paps is nabili to ng tropa ko. Mura lang. Kumbaga 10A copy lang siya mga Paps. Hindi talaga siya totally na original. Ipapakita ko sa inyo. So ito yung forma niya mga Paps. RCS Corsa Corta. Yun. So, ang kinaganda nito mga Paps, kahit 10A copy lang siya, ang importante may forma, di ba? Tapos meron na rin siyang mga wirings para sa pag-brake, para functional pa rin yung pag-handbrake mo, gagana pa rin yung sa taillight mga Paps, yung sa brake light. So may brake light switch na siya. So ito yung kinaganda nin. Tapos may forma na, and then I think malaki masyado to mga Papi Brad. So ayun mga Paps, so ganito yung ito yung magiging itsura niya
mamaya. Yan, oh. So I think meron pang i-convert dito mga paps. Siguro may tatabasan pa dito para magkasya lang to. So, malalaman natin yan mamaya once na natanggal na to para goods masyado. And syempre, inspired yung tropa natin sa Malaysian concept mga paps. Ayaw niyang mag street bike, mag Thai concept kasi alam niyo na nagta-travel din kasi yung tropa ko. Mahirap na malapit pa naman dito sa Jensen yung mga checkpoint and then mainit sa mga kapulisan yung rim set mga paps. Maganda na yung nakamag siya, at least iwas huli mga papi Brad. Habang tinatanggal ni Uncle Dodong yung sa likuran, bumili na rin kami kanina ng brake fluid para dito sa reservoir mga paps. So ito yung reservoir niya. Mas green yung binili namin para I don't know kung makikita siya kasi naka-smoke kasi ito mga paps yan. Hindi siya yung 100% na clear. Unti-unti ko na rin babaklasin ito mga papi Brad. Binaklas ko na yung mga bolts dito. And then siyempre, andito yung El Demonio featuring Zainub. Zainub. Yan, yan. So, tatanggalin, next na tatanggalin mga paps is itong push clip. Yan, oh. So, kailangan nyo tanggalin yan. So, gagamitan nyo lang ng allen. Yan. So, natanggal na yung una. So next, dito sa kabila, sa magkabilaan yan mga paps, kailangan nyo munang tanggalin to para mabaklas yung ulo. Ah, tigas. Yan, yan. So natanggal na yung pangalawa. After matanggal yun mga paps, next is ito na sa gitna. Tatanggalin natin to. So gagamit tayo ng flat screw. So yan, yung owner ang pinatanggal natin mga paps kasi mas mabuti na yung siyang makasira. Play safe tayo. El Demonio. So yan, natanggal na. So start screw mga paps. Yan yung next na tatanggalin. Simple lang yun. Kumbaga, tatanggalin mo yung unang cover mga paps gamit ang flat screw. After nun, star screw na naman kasi may isa pang bolt yan. Yan, so nabaklas na siya finally. So yan mga paps, nabaklas na siya finally. Hilain mo na to pataas mga paps. Yan, yan. Yan. Tatanggalin mo yung mga lock niya. Yan, natanggal na siya. Tapos ito pa. Yun. So, goods na, goods. And then next, sa ulo. Ito na. Bali, ipupush mo lang to pataas mga paps para mas madali mong makuha itong fairings niya. Yung visor niya. Yan. Ikaw, good go. Madlo ko. Ayan. So ayan mga paps, nabaklas na namin. Bali, hilain mo lang to siya pataas. Yan, tapos pati ito. And then ito, yakyat mo lang. Kumbaga, hilain mo lang mga papi Brad. Nahila na yan siya. Binalik lang namin. Scripted ba? Goods na. So ito yung mga lock niya. So ilalagay muna natin dyan. And then next, tatanggalin natin tong dalawang star bolt dito mga paps. So syempre yung owner mga papi Brad. Mahirap na. Syempre play safe tayo. Mahirap na yung tayo makasira. So, maganda yung owner talaga makasira. So once na natanggal na itong mga paps, sunod-sunod na yan. Diretso na yan siya. Yan. Automatic na yan diretso. Tigas. Virgin pa, virgin. Ayan. Ayan. So after matanggal niyan mga papi Brad, tatanggalin natin tong. So tatanggalin nyo yung wire. Tanggal sa. Ay di, birasa. Dali, birasa. Para ba? Tanggal sa dirasa yung lock. Aryo, ganita sa guningin. Ganita. So ito, ito ang next na tatanggalin mga paps. Yes. Gahi, good day. Basta yan, tatanggalin yan mga papi Brad. So yan mga paps, after 10,000 years, natanggal na rin. So pahirapan masyado yung pagtanggal sa kanyang, yung, sa ito ganit ko? Headlight. Oh, sa headlight yung sa wire niya mga paps kasi. So may lock siya dito sa likod mga paps kaya di siya basta-basta natatanggal. So kung wala kang kuko, so kay, yung kay uncle nga ginamitan pa ng tester mga paps, tinusok pa niya yung lock para lang matanggal talaga. Open na, madali na lang tatanggalin to mga paps. So makikita natin mamaya kung ano yung magiging diskarte nito sa lever ng tropa natin. Brembo lever mga paps. Matanggal na yung brake lever. Ite-testing muna ni Uncle Dodong kung mag-fit ba siya mga paps. Medyo malaki-laking cutting to ngayon mga paps. May cutting sa cover? Dako, yung luba sa cover. So malaki-laking bawasan to mga papi Brad. So mahaba kasi yung parang okay lang? Okay lang.
Okay lang. Pagdating dito sa side mirror mga paps, okay lang siya, fit na fit. So ang problemahin na lang natin yung sa ulo banda, kasi for sure bangga tong liver sa head mga paps. So doon magbabawas, sigurado yan, 100%. Call no? 100%. So sa mga second gen user dyan mga paps, mga nakasniper natin na mga tropa dyan na second gen ang unit, patulad kay Joel, kung magpapalit kayo ng Brembo lever, itong RCS Corsa, hopefully na makatulong itong video na to mga Papi Brad. Hindi po siya totally na plug and play talaga, meron pong bawasan na na magaganap mga paps. Pero ang kinaganda nito is yan, meron na siyang utang nito para sa switch. Ayan. So ang kinaibahan nila is ito, pabilog, and then yung sa stock is flat. Pero madali lang yan mga pa, convert lang yan. So gagana pa rin yan mamaya. So time check, 6:12 na po ng gabi mga paps, at hindi pa rin kami tapos. Okay lang kon. Pahirapan dyan mga Papi Brad. Nag-iisip kami kung ito ba talaga yung bracket para doon sa reservoir mga paps niya. Pero pag ito, palpak yung bracket niya mga paps, syempre DIY na naman. Syempre si Uncle Dudong bahala niyan. Gagamitan na naman yung mga malulupit na mga rayos mga paps, yung mga spokes. Spokes lang ang malakas. Yun yung gagawing bracket para dito sa reservoir. So sinisetting muna ni Uncle Dudong mga paps. So ayun na mga kaibigan, ayan, testing time. So napakalaki na makukuha nito mga Papi Brad. Hinahanapan na ni Uncle Dudong paraan paano masolusyunan yung RCS Corsa Corta. Babawas talaga tayo nito. So bawas cover tayo niyan mga Papi Brad, kasi napakalaki, wide siya masyado. Unlike nitong stock, titignan mo yung stock mga paps, mababa yan masyado. So tamang estimate lang muna mga Papi Brad. So ba't kasi ang laki ng ulo ng second gen mga paps. So dito yung pinakamahirap na side. So for sure mamaya ito yung matatanggal to dito mamaya. Kakatingan to mga paps. So mamaya makikita nyo rin kung paano gagawa ng solusyon ni Uncle Dudong mga Papi Brad. Siyempre si Uncle Dudong lang sa kalam. Jason Statham ng uhaw yan mga paps. Ayan na. Ginamitan na ng barina mga Papi Brad. Ang plano namin, babawasan to dito mga Papi Brad. Kasi once na hindi namin yan babawasan, matatamaan kasi yung sa head mga paps. Ito. So matatamaan kasi yung lock dito sa loob mga paps. Yan o. Yan. Ito. So kailangan siyang bawasan. Kasi kanina pag estimate, ito matatamaan to, makakating to. So matatamaan din yung lock mga Papi Brad. Ito yung lock, so matatamaan din yan. May isa pa kaming solusyon, kailangan namin siyang ibaba, pero kakatingan to sa side mirror banda para mababa siya. So para mabypass namin yung lock, para hindi matamaan yung lock. Nakahiram kami ng pang ports. Yan o. So shout out kay John Paint Motovlog, pinahiram niya tayo ng pang porting mga paps, para mas mapadali yung pagkating ng cover, para hindi na mahirap. So again, shout out sa solid natin na tropa na si John Paint Motovlog. So mas madali na lang siya mga paps kesa yung kanina. Ang gamit lang kasi ni Uncle Dudong is yung cutter. Ganun lang kasimple. Parang nagdo-drawing lang si Uncle Dudong mga paps. So sa mga nagbabalak na magkabit ng Brembo, nire-recommend ko na gumamit kayo ng porting tool para malinis masyado yung pagkakating ng mga cover nyo mga paps. So ayan o. So ito kanina, ginamitan din to ni Uncle ng Barina. So goods na yan. So binaba lang namin siya konti para hindi matamaan yung may lock, yung tinuro ko kanina pa mga Papi Brad. So ayan mga paps, na-fix na ni Uncle Dudong. So yan o. Yun. Swak na siya mga paps. Sakto lang yung pagka-cutting. Goods na siya. So isiset, ang isiset na lang is yung reservoir. Bumili na rin kami ng yung brake hose mga paps. So brake hose, and then yung bracket, si Uncle Dudong na bahala sa bracket. Bumili na rin kami ng, so ito, bumili na rin kami ng Honeywell switch mga paps, para magkakaroon na si Joel ng switch, para hindi na always nag-on yung ilaw niya. So sa morning, pwede niya nang i-off mga paps, pati yung park light niya. So ito yung binili namin. So shout out kay Bustoto, so na naka-discount kami ulit. And then yun na nga, mamaya meron din kaming i-convert dito mga Papi Brad. Bali
Bali, itong hazard switch, kasi ang second gen mga paps, meron na siyang hazard switch, naka-built-in na. Yan, hazard switch, and then meron na rin siyang kill switch para sa engine. So ito, kill switch and then hazard. So di na namin to mapapakinabangan dahil meron naman naka-built-in na. So ang gagawin na lang namin is itong hazard switch, gagawin namin siyang on-off sa headlight, sa ilaw. And then itong high and low. Tapos ito, sa park light. So yun na lang yung gagawin namin. And then ito, malalaman nyo na lang soon kasi napaplano din si Joel na bibili siya nung yung park light na honeycomb mga paps. Abangan nyo rin yan. So sa ngayon, ito lang muna. Honeywell lang ang baon mga paps. So ayan mga paps, tapos nang na ikabit ni Uncle Dudong yung wire nito. So naikabit na ni Uncle Dudong yung wire. So meron na siyang brake light mga paps, kung i-on natin. So naka-on yan, tapos yung ilaw sa likod. Tingnan nyo. Yan. So yan o. So may brake light na siya. So success. Ang next is yung reservoir. Ikakabit na lang yun mga paps. Lalagyan na ng brake fluid. So ayan, binibleed na lang siya mga paps. So after nito, pag okay na, so ibabalik na lahat ng kanyang yung sa head. Then makikita natin mamaya yung final na itsura niya. So ganun lang kasimple ang pag-bleed mga paps. So tatanggalin lang yung hangin na nasa loob para magtigas na siya. Yan, ganun. Siyempre dapat meron kayong naka-prepare na tubig mga paps. In case na mahulog yung brake fluid sa mga cover, basain nyo agad ng tubig para hindi masira yung mga cover niya mga paps, yung pintura. So ayan mga papi Brad, finally tapos na at naikabit na rin namin yung mga cover niya mga paps. And ito na yung final output niya mga paps. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ni Uncle Dudok. So ito, kinatingan niya dito mga paps para magsakto lang. So tamang tama lang yan din yan. So medyo binaba namin siya konti para magsakto siya kasi yung dito is itong cover na to, itong plastic na to, nababangga kasi siya dito. So di rin namin pwede na kakatingan na hanggang dito kasi may lock to siya mga paps. So baka matamaan yung lock, hindi na siya mag-fit. So para maiwasan yun, kailangan namin ibaba yung lever, medyo nakababa siya, tapos dito namin kinatingan. And so yan yung bawas niya mga paps. So dito rin, ang banjo bolts, pinutulan din niya ng konti ni Uncle Dudong para, kasi bangga siya dito kanina. So yan, goods na siya. So problem solved na mga paps. And then yung ginawa din namin sa hose, so ito, may bracket pala yung, ano yan? May bracket pala itong Brembo lever. Yan o. So goods na goods pa rin. So ito na yung naging forma niya mga paps. So napakaastig tignan. Sobrang tagal naming natapos dito. So pahirapan, di rin pala basta-basta. So kung ako sa inyo, sa mga sniper user dyan, sa mga second gen owner mga paps, so ito yung magiging kahantungan ng mga cover nyo once na nagpalagay kayo ng Brembo lever. Basta yung mga malalaki ang stem. So medyo pahirapan mga paps. Kailangan talaga natin bumawas ng cover. Yan. Magiging ganito yung kinalabasan. Once na bumili kayo nito at ikakabit nyo sa mga sniper nyo, prepare nyo na yung sarili nyo mga paps. And then sa clutch naman, so wala naman naging problema dito sa clutch mga paps. Goods naman siya. Kaso, hindi siya mag-fit as long as hindi mo ikakat dito. Yan o, may bakas pa. So, kailangan mo munang ikat dito mga papi Brad. And then, kailangan ibaba din. Dapat nakayuko yung dapat itong clutch lever nakayuko din. Tapos ito, tamang-tama lang to. Hindi namin to pinayuko masyado talaga mga papi Brad. So, tamang-tama lang siya. Sakto lang yung timpla. Yan, parang kape. So, satisfied amigo? Satisfied. So, ganun yung magiging itsura niya. So, pasensya na. Madilim na masyado mga paps. Ito yung magiging itsura niyan sa brake. And then, tinest drive na rin namin kanina sa labas pero hindi ko na binidyoan mga paps kasi sobrang dilim. Hindi nyo na makikita. Pero, malakas ang kapit niya. Goods, no? Yan na yan. Okay na yan siya. At gumagana na rin yung brake niya mga paps. So 100% activated. Yan, gumagana na yan mga papi Brad. Functional na yan. So walang problema. So 10A copy lang po ito. Again, 10A copy lang mga papi Brad. Pero goods na goods yung kapit niya. At yung performance, goods naman. Yung looks, the best. Bagay na bagay siya sa mga second gen mga papi Brad. First gen naman, goods din naman bagay. Pero kailangan pa natin mag-cutting sa cover din natin mga papi Brad. Napaka-sexy.
So itong Honeywell naman mga Papi Brad, hindi na namin naikabit ngayon kasi short na kami sa oras, and then kailangan pa hanapan ni Uncle Dudong yung mga wiring, kailangan niya pang baklasin to lahat, yung wiring din dito sa motor ni Joel. So sa next vlog na lang ito mga Paps, kasabay na rin yung bibili pa siya ng park light yung ginawa, park light, and then tail light sa likod mga Paps, yung mga magandang tail light at yung parang honeycomb na park light, magbibili pa siya nun para sabay na lang ikabit dito sa Honeywell switch. Reserve na lang itong green instead na starter to, so gagawin na lang namin horn, so sa susunod na lang yan once na mag-upgrade si Joel ng another horn. So ito na yung naka-reserve ng isang button mga Paps. Tapos ito, gagana pa rin ang passing light. So, abangan nyo lang sa next vlog to mga Paps. Short na kami sa oras talaga. So hanggang dito na lang yung vlog natin. So hopefully na nakatulong tong vlog na to mga Paps, lalong-lalo na sa mga gustong magpakabit ng lever na Brembo katulad nito. So di rin basta-basta yung conversion mga Paps. Pahirapan, kailangan talaga yung mahaba ang pasensya at diskarte lang ang labanan dito mga Paps para maikabit. So ganito na yung magiging itsura niyan kung gusto nyo magpakabit sa mga version 2 ng mga sniper. So yan mga Paps, hanggang dito na lang. So thank you so much. Medyo pagod na rin yung si Jason Statham natin mga Paps. Ano? Okay pa kal? Kape. Yan, okay lang amigo. So, satisfied. Thank you so much. So peace out sa inyo lahat mga Paps.